man o COVID na madalas tayo na yung mga tao ay hindi na halos naniniwala. Hindi natin binibigyan na ng pagpapahalaga yung salitang pangako. Especially kapag ang nangako sa atin ay ang ating kapwa-tao. Ano? Madalas kasi kapag ang tao na ang nangako, ang tao na ang nagsabi, hindi na talaga kapanipaniwala. Ano? Wala ng kapanipaniwala. Kahit na ano pang sumpa, ano pang uri pa ng sabihin pa ng ating kapwa-tao. Why? Sapagkat likas sa tao ang sinungaling. Hallelujah. Pero, ang sabi sa atin ngayon ng ating mensahe, yung pangako ay hindi dapat kalimutan. Hindi dapat kalimutan. Madalas na sinasabi ngayon natin tayo, especially tayong mga Pilipino, pag sinabi natin yung word na hindi dapat kalimutan, na nilalagay agad natin at ang mga kalagay sa atin, itatak. Itatak mo sa isip mo, itatak mo sa puso mo. Ano? Sa umagang ito, nice ko mga kapatid, remnant and leaders of the church, we must imprint the gospel, the covenant. Ilagay natin. Ilagay natin sa ating mga puso. Why? Sapagkat dadating at dadating ang oras at panahon na ang pangakong ito ay kakailanganin natin. Kakailanganin natin sapagkat hindi po pwedeng mangyari na ang isang mananampalataya ay hindi dumaan sa pangangailangan, hindi dumaan sa anumang uri ng laban. Hindi po pwedeng ang isang mananampalataya ay magtagumpay ng walang labanan. Mayroon. At sa labanan yan, kailangan natin panghawakan ang pangako ng Diyos. Ano? Kaya nga, kung titignan ngayon natin, lahat halos ay magkakatulad. Especially sa panahon natin ngayon, halos lahat na naririto na sa mundo ito, magkakatulad ang simbahan, ang trabaho, ang tao, na ano? Magkakatugon. Nagkakatugon-tugon na sila. Iisa na ang sistema at iisa ang patutunguhan. Why? Sapagkat ang lahat ngayon, even the church, even lahat ng ating mga trabaho ngayon, ilahat ng mga tao ngayon, saan ngayon nakatuon, nakakalungkot pong isipin, iisa po ang kanilang pinagtutuunan ngayon. Ang pera. Sino magsasabi sa atin ngayon na hindi nakatuon na sa atin ang isipin natin sa pera? Ano? Lahat? Ano? At dito nagkakatugon-tugon. Kaya kung titignan ngayon natin, ano ang kailangan natin matanggap? Ano ang kailangan talaga natin matanggap? Kailangan maunawaan ngayon natin mga kapatid na kailangan tumanggap ngayon ang lahat. Kanino? Sa Diyos. Maunawaan ang tao ngayon na higit sa lahat ang kailangan niyang matanggap ay ang presensya ng Diyos. Ano? Hindi ko po sinasabi ngayon sa inyo na hindi natin kailangan ng pera. Kailangan natin ng pera. Yes. Pero hindi kailangan na nanginibabaw sa buhay natin ang pera. Kailangan na tayo ang nagmamanage ng pera. Hindi tayo yung minamanage ng pera. Amen? Kaya nga kung titignan ngayon natin, ang Diyos ang nagbigay. Sa Diyos ang ating great provider. Kanino tayo aasa? Kanino tayo pupunta? Kanino tayo makikipag-connect? Kanino tayo hihingi? Ano? Minsan nami-misinterpret natin ang lahat. Mas madalas, tayo ang gumagawa. Ano? Kapag hindi tayo gumawa, pag hindi tayo nagtrabaho, pag hindi tayo nagnegosyo, wala mangyayari sa buhay natin. Ano? Maybe. Pero ang isang malinaw na katiyakan
kanyang mga salita at pangako, ang Diyos ay magbibigay. Ibibigay niya ang lahat ng anumang bagay na iyong pangangailangan. Why? Anak niya tayo. Kaya ang kailangan, huwag na natin alalahanin ang lahat. Sapagkat ano, sinamahan na niya tayo. At anong sino? Laging alalahanin. Ano yung laging natin alalahanin? Yung lagi tayong kasama ng Diyos. Lagi natin alalahanin na hindi tayo kailanman pinababayaan at lagi natin kasama ang Diyos. Amen? At ang ating pasimula, mga kapatid, ang dahilan ng Diyos. Ano bang talagang dahilan ng Diyos? Sa lahat ng bagay na nangyayari sa iyong buhay, sa buhay natin, sa buhay ng maraming tao, may dahilan ng Diyos. May dahilan. Nagkasakit ka, may dahilan ng Diyos. Ano? Anong dahilan niya? Madalas, kapatid, ang alamin mo, kapag ikaw ay nasa gitna ng trials, nasa gitna ng mga alalahanin, nasa gitna ng maraming problema sa iyong buhay, tandaan mo, you are a child of God. Ano ginagawa ng tatay natin? Ano? Ano ginagawa niya? Nagpapaalala siya. Meron siyang mensahe na kailangan mong alalahanin. Meron siyang mensahe na gusto niyang maiparating sa iyo. Kaya gumagawa siya ng dahilan. Iyan ang dahilan ng Diyos. Ano yung unang paraan na ginagawa niya? Gumagawa, kung titignan natin sa Old Testament, sa buhay ng mga Israelita, gumawa ang Diyos ng paraan. Para ano? Matutunan ng bansang Israel na lagi silang nakatuon saan? Sa tabernakulo, sa presensya ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos. Gumawa siya ng paraan. Ano kanyang paraan? Tinipon niya ang bansang Israel at inilagay niya sa kahirapan. Plano, paraan ng Diyos. Bakit tayo ngayon ay naririto sa ganitong kalalagayan? Ano? Mag-ECQ, mag-MCQ, mag-CCQ, lahat ng Q. Nakaranasan natin. Ba't hindi makalaya? Ba't hindi talagang maging total? Ano? At ang pinakamasakit na, nagiging total lockdown. Wala nang magawa. Hindi makalabas ang tao. Ano? Bakit? May dahilan ang Diyos. May dahilan ang Diyos. Why? Anong dahilan ng Diyos? Maghapon, 24 hours, nasa loob ka na lang ng bahay. Nakaka-boring, pastor, talaga naman. Wala ka nang magawa. Ano? Nagkukulaba na yung mata ko, KML, sa buong maghapon at magdama. Yung bang plano ng Diyos? Yung babarin mo ang iyong isip at utang sa KML? Hello? Hindi yun ang paraan ng Diyos. Hindi yun ang plano ng Diyos. Kung bakit ngayon ay hinahayaan at patuloy, sapagkat hindi natin natatagpuan ang tunay na dahilan niya. Remnant, leaders of the church, ang dahilan ng Diyos kung bakit naririyan ang COVID na yan, dapat ng kanyang mga anak dapat matutunan ang lumuhod, manalangin, magbasa, unawain ang kanyang mga salita. Lord, ano ang plano mo sa buhay ko sa panahon na ito? Sapagkat ang plano ng Diyos sa kanyang mga anak, you must stand as a witness. Amen. Nagagawa ba natin? Hindi natin magawa. Kaya patuloy ang kanyang paraan. Hindi niya aalisin yan. Naboboring na tayo. Dahil hindi tayo makapunta ng maayos. Hindi tayo makakain sa testing ng ayos. Why? Sumusunod nga ba tayo? Alam ba natin? Ipinakikita na niya ang kanyang paraan. Pero, wala pa rin epekto sa atin. Walang pagkakaiba sa panahon ng bansang Israel. Gumagawa na ang Diyos ng kararan at kaparaanan para sila ay lumaya, para sila ay makalaya.
Pero mga sanasabi ng Israel, dinala mo ba kami dito, Moses, para mamatay lang sa putong? Hello? Ganyan din tayo ngayon. Ikalawa, yung gawa, marami na, araw-araw, oras-oras, gumagawa ang Diyos sa buhay natin. Ba't hindi natin ma-recognize? Mas madalas, pagre-reklamo rin tayo. Madalas nakikita natin yung pangangailangan natin. Pero kailan ba natin natugunan yung pangangailangan ng Diyos sa buhay mo? Gusto na Diyos na gumawa, pero hindi niya magawa dahil ayaw mong sumunod. Hello? And then, ikatlo. Ako. You and I. Anong kailangan? Matutunan natin na maintindihan sino nga ba ako? Who am I? Sino nga ba ako? Sinasabi natin, aray, machagod ka. I am a remnant. Ano? I am a born again Christian. Aray, machagod ka. I am a salvation. Marami ng term na ginagamit natin. Pero na-identify mo bang talaga kung sino ka? Karapat-dapat mo bang taglayin yung identity niya? You are a child of God. Pero naniniwala ka nga ba talaga sa Diyos? Nakikinig ka ba sa Diyos? Sumusunod ka ba sa kalooban ng Diyos? Hello? Ito ang malaking katanungan. Kaya nga eh, paano mamuhay? Paano? Ang sabi niya dito, paano akong dapat mamuhay sa buhay na ito? Paano nga ba talaga tayo dapat mamuhay ngayon sa buhay natin na daladala ngayon? Ikalawa, paano kung dapat daanan ang daan na dito pa na dadaanan? Paano? Paano tayo mamumuhay sa buhay natin ngayon? At paano natin dadaanan yung daan na hindi pa natin nadadaanan? Ano? Parang hirap sagutin. Sa isang isang isip lamang ang hirap sagutin. Subalit kung titignan ngayon natin, merong tatlong bahagi na ibinigay na sa atin ng Diyos na dapat ay ginagawa na natin. Ibinigay na ito, kapatid, sa mga anak ng Diyos, sa mga tumanggap kay Jesus bilang kanyang Panginoon sa sarili niyang tagapagligtas, ibinigay na ang tatlong ito. Pero nakalulungkot, hindi pa rin nila ito maunawaan. Hindi pa rin nila ito makuha. Why? They are already blinded by unbelief. Still, even they are child of God. Kahit na tayo ay mananampalataya na. Kahit na tayo, hallelujah, hallelujah. Pero andun doon pa rin yung kawalan natin pananampalataya. Why? Hindi tayo sumusunod eh. Yan yung malinaw. Ano? Kapag hindi tayo sumusunod, ano pwede sabihin? Hindi ka naniniwala. Kung tayo sumusunod, ano sinasabi sa atin? Ay, magsagap ka. Ay, doon ay mga anak ng Diyos. Sumusunod ka eh. Gumagawa ka. Kaya nga kung titignan ngayon natin mga kapatid, kailangan na lagi ngayon tayo nakatuon saan? Sa tabernakulo. Ikalawa, kailangan na hawak-hawak natin yung tunay na pangako. Ikatlo, hindi dapat tayo nasa lugar ng pag-aalala. Why? Sapagkat ang ating Diyos, ang ating Panginoon is more than enough. Amen? Okay. Nasamay na po tayo ng ating pong mensahe. Sabi nga sa unang mensahe, humanda, alalahanin, pagpapala. Humanda at alalahanin ang pagpapala. Alalahanin,
Ano ibig sabihin ng alalahanin? Lagi nang sa iba, sa ating alaala. Ano? Lagi natin naaalala. Lagi natin nasasambi. Lagi na natin nabibigkas. Ano? Ano yun? Yung natatak. Kailangan matatak sa atin ang alin? Yung kaganapan sa panahon ng Exodus. Ano ibig sabihin ng Exodus? Nang lumaya ang bansang Israel sa lugar ng pagiging alipin sa Ehipto. Ano yung kailangan matatak sa atin? Yung kapangyarihan ng Diyos na kanyang ginawa kung bakit ang bansang Israel ay nakalaya. Ano yun? Yung dugo na itinahi ng mga Hebreo sa kanilang mga pintuan na siyang nagtatak ng kanilang pagiging malaya. Dapat ano? Alalahanin. Alalahanin lagi natin ito. Itatak natin ito. At humanda. Bakit kailangan humanda? Sapagkat mayroon tayong kaaway espiritual na mga natatak na yan, pipilitin niyang burahin yan na huwag mo nang maalala. Pero let us stand firm. Kailangan na alalahanin natin itong mga bagay na ito. Ikatlo, dalawa, yung natatak sa loob ng 40 taon na kanilang paglalakbay doon sa ilang, kailangan natatak ang lahat ng pangyayari at naganap sa loob ng ilang. Ang iyong kailangan matatak, yung mga bagay, yung mga pangyayari na ginawa ng Diyos na hindi niya ipinabayaan ng bansang Israel habang sila'y naglalakbay ng 40 taon. Hello? Hindi nagpabaya ang Diyos. Nang sila'y magutong, nagbigay ng pagkain. Nang sila'y nauhaw, nagbigay ng inumin. Nang sila'y magkaroon ng epidemya, nagkaroon ng kalahingan. Nang sila ngayon ay malapit ng masukol ng mga Egyptyo doon sa dagat na pula, ang ginawa ng Diyos, gumawa siya ng daan at tuyong daan ang tinawiran ng bansang Israel patungo sa lupang pangako. Kailangan nakatatak yan. Naka-imprint yan. Ano man ang mangyari, hindi po dapat nalilimutan yan. Remnant, hallelujah, imprint and edit the word of God in your heart. Hallelujah. And then, pag-aalala. Ano yung aalalahanin mo ngayon? Ano yung pwedeng aalalahanin natin ngayon? Hallelujah. Kahapon pa, ako ay nag-pray na in the point na sinabi nga sa akin kahapon ng isa sa akin pong mga kamanggagawa. Sabi niya sa akin, Pastor, nag-inip po ako. Ano ang napananinipan mo? Kanya daw po ay nakikipag baka sa isang ahas. Nakikipaglaban daw ako sa isang ahas. Pero nakatutuha ko, nang siya daw ipapalapit na, siya tinuklaw. Ay, ako yung ako yung katap eh. Ay, bakit siya natuklaw? Ano? Kagabi, nang i-pray ko ako, sabi ko, Lord, bigyan mo po sa atin yung knowledge. Ngayong umaga, ay na-confirm sa akin. Kaya sabi ko nga, at akin pong ipapaalala sa bawat isa, mag-ingat. Mag-ingat po tayo lahat. Ano? Ang epidemya ay nahin yan. Totoo po yan. Totoo po yan. Hindi po matiniro yung epidemya na yan. Totoo po yan. Huwag po tayo magkawadyaan. Totoo po yan. Ano? Kailangan lang po tayo mag-ingat. Ano? Kaya nga, hindi dapat tayo mag-alala sa mga bagay na yan. Why? Panghawakan natin ang pangako. I am your Savior. Ano ang sabi ng Kristo? Ako ang inyong tagapagligtas. At sa pamamagitan ng aking dugo at mga lakay, kayo ang mga nagsimula. Confirm po yan. Ano? Kaya nga, kailangan gumawa pamamaraang spiritual. Ano ang kailangan natin
ginagawa. Huwag po tayong manatili na lagi ng ginagawa natin ay physical. Hindi po sinabi huwag tayong gumawa ng physical. Kailangan natin. Pero hindi dapat kailangan na natin. Kailangan na katuon din tayo at mas higit natin bigyan ng pagpapahalaga yung pamamaraang spiritual. Why? Sapagkat ang mundo ngayon, hallelujah, ay punong-puno ng mga bagay na ano, hindi spiritual. Punong-puno ang mundo ngayon ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ay saan tayo ngayon? Kailangan maunawaan ngayon natin yung spiritual na pamamaraan. Why? We are a child of God. Tagalito po ba tayo sa mundo ito? Hindi na. Tayo ngayon ay ano? Manlalakbay na lamang. Kaya nga kung titignan na natin, ano sabi niya, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi maging sa salita ng Diyos na nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen? Hindi ang ilang ang kailangan. Hindi yung ilang, kundi kung ano yung kaganapan sa loob ng ilang. Ano yung nangyari sa loob ng ilang? Nangyari ang kapangyarihan ng Diyos. Ano ang kalalagayan? Ano yung kalalagayan natin ngayon? We are saved by the grace of God. Itad na pong mensahe, magsimula, pamamaraan, upang ang tao'y magtipon. Ito yung ating obligasyon. Ano kailangan ngayon natin? We must be a witness. Why? Sapagkat ano sinasabi sa atin ngayon? Kailangan ang mga tao daw ay magtipon. Kailangan magsimula. Ano yung paraan? Kailangan ngayon natin magsimula sa ating mga tinatawag na evangelism. Kailangan yung bahay, tubig at mana, ito yung mga binigay na ng Diyos sa atin at ito'y kumpleto na. Yung dahilan, gawain at pangako, kailangan panghawakan natin yung pangako na meron pang unawa. Hallelujah. Kaya kung titignan ngayon natin sa ating conclusion, kahirapan, kailangan natin yung only. Tanging sa Jesus lang. Sa pagkatigo, kakaiba tayo. Bakit tayo kakaiba? We are a child of God. Sa kahinaan, kailangan maintindihan mo kapatid na ikaw ay bago na. You are now a new creation. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Maraming po salamat po Diyos. Pinupulika po namin pinapasalamatan sa iyo o Diyos ang lahat ng pagpulik pagsamba sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sadyang napakabuti mo Diyos. Maraming po salamat sa iyong presensya na iyong itinangako ang Emmanuel sa aming pong kalahit natin. At amin pong sinasabi at isiniswear sa iyo, Panginoon. Hallelujah. From now on, Lord, sa iyo lamang po kami titingin. Sa iyo lamang po kami aasa. Sa iyo lamang po kami, Panginoon, nagtitiwala. Sapagat sa iyo, Panginoon, may kahanapan ang lahat po ng bago. Sapagkat pangako mo, Panginoon, sa iyo mga daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kilalanin natin
ang banal na Espiritu sa ating buhay pananampalataya na sa atin ay magsasama, maghahatid, magtuturo, gagabay patungo sa buhay na walang hanggan, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang pasasalamat, sa Diyos ang mataas at pagsamba, sa pangalan ng ating Panginoong si Jesus. Ang lahat ng mga mananagumpay na magpapatotoo na si Jesus ang Kristo ay sumigaw ng